So yan, kung nagtataka kayo, no, kung bakit meron ako laging hawak nito. So, ang purpose nito is para mabawasan yung background noise, no, kung mapapansin nyo naman. Pero meron pa rin kasi call tayo dito. So, balihin yung tuturo ko sa inyo, panoodin nyo muna. Kumbago sa akong naman sa report pa natin. Kumbago. Ayan mala. Ayan mala. Kita tayo mag... So, bali, ayan. Ah, nakapagkalikot na naman tayo, no? Dito sa clean edit. So, ayan yung parang meron siyang ghost effect or... Basta yung parang nagiging dalawa. So parang naisip ko lang siya na gawin, no? Dinuplicate ko lang siya. At ayun, ang kinalabasan, no? So bali, maraming salamat nga pala, no, sa patuloy na pagsuporta sa akin channel. Sa mga nag-share ng mga videos natin, no? Maraming salamat sa inyo. At syempre kay God, no? Dahil sa mga biyaya na tatanggap natin dito sa channel natin. Maraming salamat sa inyo. 60,000 subscriber na tayo. So ayun, bago tayo magsimula, no, kung bago ka lang dito sa akin channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga susunod pa nating video. Yo, unang-una, buksan nyo muna yung light motion nyo. And then click nyo tong plus. Tapos depende sa inyo kung anong timeline size nyo. Basta sa akin is 1x1 lagi. Tapos, next, lagay nyo yung background picture nyo, no. So depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. So akin ito, ginamit ko na siya kahapon eh. Pero ito yung gagamitin natin ngayon. So bali, next na gagawin natin is lalagyan lang muna natin siya ng effect. Para hindi na tayo mag pakihirap pa mamaya, no. Unahin na natin to kasi naisip ko nung last parang nakakalito. So punta kayo sa effects, add effects. And then sa ang una nating gagawin muna is punta kayo sa distortion. Sa distortion, lagay nyo yung tiles and then i-mirror nyo lang. Pagkatapos nyan, click nyo ulit, effects, add effects. Lagay nyo yung, punta kayo sa move and transform. Click nyo yung oscillate. Eto, oscillate. And then sa oscillate, yung angle, gawin nyo lang 90 degrees. Yan, or 90. And then sa frequency is mga 48, tapos yung magnitude, aabante lang natin ng konti, mga 54, yan. Tingnan nga natin. So, kung mabilis pa, pwede nyo pang paanin to, babagalin to, yung frequency sa frequency. Yan, 32, tingnan natin. So, yan, pwede na to. And then, next natin gagawin is effects, add effects ulit. Sa move and transform, sa pinakababa yung swing. So, bali dito sa swing ko is lumang version kasi ito eh. Pero sa bagong version, madali na siyang gamitin. So, yung frequency, lagay lang natin sa 16 or 32, pwede din. 0.32. And then sa angle 1 at angle 2 is magka-press lang dapat yan. Pero magka-press tuloy eh. Magkatugma parang negative 6 tapos positive 6. Ganyan lang. Kasi dito mahirap eh. Sa bagong version, madali na siya. So, popos ko na. So, bali yan, nagawa ko na. So, depende sa inyo. Basta suggest ko sa inyo, huwag kayo lalagpas ng 10 kasi sobrang bilis yung pag-swing niya. So, bali yon. Then, makikita nyo dito. Ayan, smooth na siya. Then, next na gagawin natin, lagay na natin yung kanta. So, audio. Ito yung akin. And then, hanapin nyo na kung saan nyo siya sisimulan. Depende yan sa kanta nyo, no, kung gusto nyo mahaba or gusto nyo maikli lang. Pero yung ito mong tutorial is maikli lang, mga bandang 20 seconds lang, no. Then pag nahanap nyo na, click nyo siya and then click nyo to para bumalik sa una. And then click nyo to para bumalik. So
Then hanapin nyo naman kung saan nyo gustong matapos, no? So ang mga bandang 20 seconds lang yun. So hanggang dito lang ako. Then putulin nyo na gamit to. Click nyo lang yung kanta. And then next, extend pala natin tong image, no? So balik-click nyo lang to. Then hangat natin siya. So ayan, meron na tayong background with music, no? Next, hanapin natin yung mga lyrics, no? Sa pag-anap ng lyrics, alam nyo na naman yan sa mga matatagal na channel ko. Play nyo lang yung kanta. So yan, bali yan kung nakita nyo naman. Depende naman sa inyo yan eh. Kung isa-isa yung gagawin nyo, mas maraming mark yung magagawa nyo. So sa pag-mark is click nyo lang tong parang plus. Okay? So bali next na nagagawin natin is lalagyan natin ng text. So sa paglagay ng text, click nyo lang tong plus and then etong text. Then lagay nyo sa gitna tapos kung anong font yung gagamitin nyo. Depende sa inyo, tapos palitan nyo. Depende din sa inyo kung ano yung size kasi may kanya-kanya naman tayong ano, no, sariling maiisip, no. So kagaya nito, naisip ko lang tong clean edit na to kaya gusto ko i-share sa inyo para mas meron kayong matutunan, no. Or meron kayong bagong matutunan. Then next, punta muna tayo hanggang dulo and then extend nyo lang din. Tas total na pag-marking na tayo, cut nyo lang sa gitna. Click nyo yung text and then cut sa gitna. Click nyo pala to, ha, para umusod. So yan, ganyan lang. Ito lang yung mismong kadalasan na ginagawa ko, no, sa ano. Kasi dito lang tayo medyo nakakalikot eh. Tsaka, alam niyo ba kung bakit laging clean edit or lyric edit yung ginagawa ko? So, mahilig kasi ako sa mga kanta. Kaya, sa mga nag-aantay ng pan-edit dyan ng mga, no, pasensya sa inyo. So, bali, punta na tayo dito. Sa paglagay ng mga lyrics, depende sa inyo o sa ulo niyo yung kanta. Pero ako, gagamit ako ng Google para, syempre, pero sa Google, mali eh. May maling lyrics eh. So bali depende sa inyo yan. So bali pag natapos nyo nalagyan ng mga lyrics or text, ang gagawin naman natin is up down. Alam nyo yung up down transition. Meron akong tutorial nun. So bali ganyan yung gagawin natin, no. So unang una punta lang kayo sa move and transform. And then dito sa moving tool maglagay kayo ng tatlong keyframe. So palitin lang natin. So bali tatlong keyframe. So sa una at saka sa panghuli baba nyo lang. So kailangan dito ng tiyaga, no, mga boss. So yan, yung sa gitna hindi nyo nagagalawin. Tapos maglalagay tayo ng graph sa pagitan ng gitna at saka una. So bali click nyo lang to. Ito pala. And then angat nyo lang. Tapos dito sa kabila, ito, baba nyo. Tignan nga natin. Okay. Next, ganyan lang din. So, that pala, tinuro ko sa inyo yung technique ko, no? May technique kasi ako dito para mapabilis eh. Pero wala, ganyan na lang. Manu-manuhin na lang natin. Wala, malilito kayo eh pag tinuro ko sa inyo yung technique eh. Then, ay mali. So yan, ganyan lang. Then kapag sa natapos nyo na hanggang dulo, so kunwari natapos nyo na hanggang dulo, puro ganyan na, may up down na siya. Up down,
Abdang pa-pass forward ko na lang pala. So yan, pag na-up down nyo na lahat, pa-pass forward ko na lang to. Rotate, susunod natin eh. So yan, meron ng up down lahat. So mga boss, yung graph huwag nyo isasagad ah, kasi sa lumang version kapag sinagad nyo siya natigil. So dapat hanggang dito lang sa baba. Huwag nyo isasagad na hanggang dito. So papangit. Parang kagaya ko, pangit. So pagtapos nyan, punta ulit kayo sa move and transform, and then dito naman tayo sa rotate. So sa rotate, dalawang keyframe lang yung ilalagay natin. So bali dito at saka sa dulo. So bali sa una is ano muna, positive 20, and then sa dulo negative 20. Tignan nga natin. So, ayan yung mga kalalabasan, mga boss. Okay? Ganyan naman ang gagawin nyo sa lahat. So, bali dalawang keyframe lang yung gagamitin nyo. Sa pangdulo is negative 20. Tapos sa unahan is positive 20. So, ayan. Gayaan nyo na lang ako. Walang graph yan, mga boss. Walang graph. So yan, tinusod nyo magkabila. Then ganyan lang din dito. You know how I appreciate me, must stick with you my baby. Pangat ng boses ko no. Wala tayo ano eh, wala tayo sa tono eh. Ay, baligtad. So sana masundan nyo to, mga boss, no? So sana wag nyo skip, kasi kapag may na-skip kayong isa, di nyo matututunan kung ano yung gagawin ko mamaya, no? So pero kung alam mo na naman tong up and down na may rotate, okay lang naman. Depende naman sa iyo kung pa-pass forward mo na yan. At ayun, basta wag may skip yung ads. Biro lang. Biro lang, mga boss. Ayan, nalagyan ko na lahat, no? Hindi na natin pinas forward. Napapakwento ko sa inyo, eh. No. So, ayan. Pagbutihin nyo lang yung pag-edit nyo, mga boss. At makukuha nyo din yan. Ayan, ganyan yung kalalabasan. So, next na gagawin natin, pag natapos nyo na yan, di ba? Ang next na gagawin natin is duplicate natin yung mismong layer. So, click nyo to, yung parang dalawang ano, ito, timeline, tapos duplicate layer. So, dito sa yung nasa unahan, click nyo siya para mapunta sa gitna. Click nyo muna yung ano, yung layer. Tapos, ikakat natin siya. So, click nyo to. Yan ang mangyayari. And then, extend natin siya dito. Extend, tapos usod natin. Parehas. Ganyan naman yung gagawin nyo. So, tiyagaan lang talaga to, mga boss. Sabi ko naman sa inyo, kung hindi mo pagsisikapang mahusay, no? Hindi kaangat sa buhay. So, ayan. Ganyan yung ginawa ko. So, kung gusto nyo, lagyan natin dito. Parang ang pangit kasi. So, zero. Zero dito, zero.
Mastic with you, my baby. Ayun, zero. Lagyan nyo na zero para malupit. Tapos, ganyan din dito. Duplicate layer and then tal nyo sa gitna, tapos cut. And then, abante lang ng konti. Extend. Then, usod nyo. Ito, tapos zero dito, zero. Sa unahan. Wala ng graph. So, yan. Bali, ganyan lang yung gagawin nyo sa lahat. Tiyagaan lang talaga to mga boss. Pero, sana magawa nyo. Pero, malapit naman yung kinalabasan, di ba? Ayun, kinalikot ko lang yan mga boss. Tamang kalikot lang. So, depende sa inyo kung makapagkalikot din kayo or madidiscovery kayo. Ito, na-discovery ko lang siya. At, ayun, nag-work naman. Kaya, okay, no? Kaya ito. Ito ngayon. Binibigyan ko kayo ng kaalaman para dito sa edit na to, no? So, maraming salamat talaga sa suporta nyo, mga boss. Kasi, kung wala kayo dito, wala din tong channel na to, eh. So, ayan. Huwag natin pahabain. Basta ganyan yung gagawin sa lahat ng layer. Duduplicate nyo lang. And then, click nyo siya, tapos sa gitna, cut nyo. Then, punta kayo sa dulo, extend nyo ng konti. And then, yan, ganyan. Tapos, maglagay kayo ng zero dito. Para malupit. Yan. So, yan. So, next na gagawin natin is, click nyo yung nasa taas, and then, effects, add effects. Punta kayo sa opacity and visibility. Lagay nyo yung paid in and paid out. Tapos yung in, tanggalin nyo. Lagay nyo sa zero. Then copy effect nyo. Lagay nyo na dun sa mga nasa taas. Yung mga nasa taas lang mga boss. Para ano siya, para mag-page siya. Or mawala. Para umangas lang. Gumanda lang. Ganyan. So, makikita nyo mamaya. Kung makita nyo naman doon sa intro. So, kung hindi mo pinanood yung intro, mamaya makikita mo din. So, ayan. Ayan na yung tutorial natin. At nga pala, ano, pwede kayong maglagay ng overlay nyo. Depende sa inyo kung meron kayong mga overlay. Pero ito, ilalagay ko na lang sa description. Itong snow na to, nandun sa overlay pack natin to, eh. Then, click nyo lang yung tatlong tuldok and then fill the screen. Tanggalin nyo yung kanta kasi may kanta yan. Tapos, punta kayo sa blending and opacity. Click nyo itong lighten and then itong screen. So, ayan na. Then, baba na lang natin para mas umangas. Ayan na yung kalalabasan. Diba? Ayan o, naging dalawa siya. So, ayan. Ang tutorial natin, o, ayan, lagi nyo yung tatandaan. Wait lang nga pala, ano, sana nasundan nyo at sana mag-reflect pa to sa pag-e-edit nyo ng mga boss. Huwag lang kayong susuko sa pag-e-edit. Gumawa lang kayo ng gumawa or mag-try lang kayo ng mag-try. Siyempre, baka meron kayong naiisip na iba or makadiscovery kayo. Pwede din naman yon. Ayun yung nagawa ko ngayon. Kung ayan yung na-discovery ko ngayon. So, yun lang. Maraming salamat sa suporta. At hayaan nyo lang yung mga nambabas dyan, no? Huwag nyo pansinin yung mga yan. At lagi nyo tatandaan na hindi ka angat sa buhay kung hindi mo pagsisikapang mausay. Sobra, men. Sobra. Hindi talaga kayo aangat sa buhay. Ganyan naman talaga sa totoong buhay, eh, di ba? So, yun lang. Maraming salamat. Siyempre, kay God, no? At yun lang. And peace out. So, eto no, shoutout nga pala kay Yeyels, kay Pepe, kay Joshua, kay Sophia, shoutout sa'yo, kay Christian, kay Angel, kay Maymel. Hindi ko na sasabihin yung buong pangalan nyo, sobrang dami nyo kasi. Kay Akisha, kay Angelo, kay Miggy Vlogs, kay Keith, Aldrin, shoutout sa'yo. At saka sa Soulvibes, no, meron silang channel, page pala sa Facebook, bisitahin nyo. At meron dito mga kanta, no? So, yun lang. Maraming salamat. And peace out.